Magandang araw mga master. Sa video natin ngayon, may gagawin tayong isang motorsiklo na nabili natin sa junk shop. Kung napapansin nyo ay kalansay o iskeleto na ang motorsiklong ito dahil chachapchapin na sana ito ng mga ngalakal sa junk shop. Ngunit naabutan natin at tinawaran natin kaya nabili natin sa halagang 1,500 pesos. Nang sinubukan ko itong i-kickstart ay nakikickstart pa naman kaya masasabi kong okay pa ang sigonyal o ang piston nito. Kung napapansin nyo guys ay wala na siyang electrical wiring para sa headlight at signal light. Ang natira lamang na wire para sa ignition coil, stator coil, at yung indicator niya para sa speed or yung sa indicator na kung anong gear na siya, kung neutral, first gear, second gear, third gear, or fourth gear. Kaya ang gagawin natin sa motorsiklong ito ay wawiringan natin ang kanyang stator coil, regulator, ignition coil, at CDI upang magkaroon ng kuryente at mag-spark yung spark plug niya. Basic lang muna ang gagawin natin ngayon guys, magwawiring lang tayo sa iskeleto ng motor ngayon. Pagsisikapin natin na magkaroon ng kuryente o mag-spark yung ignition coil niya. Kaya tara guys, samahan niyo ako at magsisimula na tayo. Nakikik pa naman ang kickstarter ng motorsiklong ito, kaya malaki ang chance na mapapaandar natin ang motorsiklong ito. Ito na ang wire ng kanyang stator coil guys. Dalawang color yellow, isang blue-white at isang green. Halos lahat ng China bike guys katulad nitong Rossi ay magka-same lang ng color coding ng Honda. Kaya madali lang i-wiring ang motorsiklong ito. Kaya tara guys, mag-wiring na tayo. Itong color green na wire guys ay para sa kanyang ground or negative. Ito namang blue na may white guys ay nanggaling ito sa pulsar o kaya pick-up coil. Ito ay pupunta sa CDI dahil ito ang magti-trigger o magbibigay ng timing kung kailan mag-spark. Ito namang dalawang color yellow na wire guys ay papunta ito sa regulator. Dahil easy voltage kasi ang output ng stator nito. Kaya ang dalawang wire na to ay papunta sa regulator rectifier upang maging DC output ang voltage niya. Dahil naka-DC kasi ang CDI ng motorsiklong ito. Kaya ngayon, magwa-wiring na tayo. Ang kailangan natin, ito muna ang gagamitin natin. Connector para sa CDI, connector para sa regulator. Magsimula muna tayo sa CDI niya guys. Ito ang wires para sa CDI niya. Huwag nyo munang pansinin yung color coding niya guys kasi ang importante muna, mag-focus muna tayo na magkaroon ng output na kuryente itong source coil na to papunta dito sa ignition coil upang mag-spark yung sa spark plug. Ito guys, ito ang CDI niya. May limang wire at may limang pin din. Yan, connected kasi sila dapat dyan. Baliwin, huwag nyo munang pansinin ang color coding niya. Ito guys, para ito sa ignition coil. Ito. Para sa ignition coil dyan. Ito naman, sa wire sa ibaba ng ignition coil, ito naman ay AC source ito. Para sa AC source. Na nanggaling sa regulator. Ito nanggaling to sa regulator. Ito naman sa gitna. Ito naman guys. Na para dito sa gitna. Ito naman yung kill switch niya. Kill switch. Ito naman guys. Itong wire na to. Para dito. Ito naman ay para sa kanyang trigger o pickup coil or pulsar. Ito kasing wire na to ang magsasabi sa CDI na mag-spark na yung ignition coil para sa timing. Kung naka-timing na yun talaga yung motorsiklo mo ay madali lang pandarin. Ito naman guys, itong green na to o para dito ay ground. Hindi lang natin habaan yung pag-wire kasi temporary muna ang pag-wiring natin upang makita nyo ng maayos. Ito. Para sa trigger. Yan. Dito na side. Para sa kanyang pick-up coil o
trigger or pulser. Ito namang green. Connect lang natin yung mga ground niya or negative. Itong green. Kuha naman tayo ng wire para sa kaniyang regulator. Ito naman yung connector para sa kaniyang regulator, guys. Kung napamasin nyo, may apat na wires ang kaniyang connector. Itong dalawa na to, yung AC source ay galing dito sa source coil niya. Ito, guys. At ito namang ground, siyempre connect natin sa ground or negative. At ito naman para sa CDI. Kina-convert kasi nito yung AC para maging DC at niregulate niya yung voltage. Connect muna natin. Kung napapansin nyo, naka-cross or naka-X ang pag-connect ng wires sa kanyang regulator. Yan, connect natin itong dalawang wire ng stator coil niya. Saan mapag-anapan natin to, guys? Itong green naman, connect natin para sa ground or negative niya. Yan. Kung maglalagay kayo ng kill switch, guys, ito lamang i-connect nyo at yung ground to. At itong wire naman, papunta naman to sa CDI dito. Pwede din tayo mag-connect ng lights dito, guys. Yung wire, isang wire ng mga bulb at isa naman dito. Yan, guys. Isang wire na lang para sa ignition coil. Yan, guys. Natapos na nating wiring yan ang motorsiklong ito at subukan natin kung magkakaroon na ng output na kuryente. Yan, may kuryente na siya, guys, kung napapansin nyo, guys. Yan. Magkano na ba talaga ang motorsiklo na to, guys? Try natin lagyan ng gasolina. Subukan natin kung may kuryente na. Kita niyo, guys, kung kalakas na kuryente niya. Okay. Nalagay na natin ang kanyang spark plug cap. Tanda rin natin ulit, guys. Yan, mandar. Yan, mandar na siya, guys. Maswerte tayo kasi naabutan pa natin na itong motor. Maswerte tayo kasi naabutan pa natin ang motorsiklo na ito. Itachap-chap na sana ito sa junk shop. Mabuti na lang wala silang gabit mga baklas ng mga parts nito. Guys,
kailangan na siguro linisan ang carburetor niya, guys. Yan, guys. Sana may natutunan kayo sa ginawa kong video. At kung bago pa lang kayo sa channel ko, please like and subscribe to my YouTube channel at pakihit yung notification bell button para updated kayo sa mga panibago kong video. Maraming salamat sa inyo, guys.